Good day guys, Lazy TV here. Welcome back to my channel. At ngayon dumating na yung mga Racing Boy products na mga in-order natin sa Shopee. So ito yung mga ikakabit natin. Racing Boy Balancer na M1. Racing Boy S3 Level. Solid eh. Tapos ito may freebie rin na face mask na Racing Boy. Yung pinakabago ng Racing Boy ito. Racing Boy Handle Grip na 77. So universal to. Ito, tsaka to universal. Yan. Tapos ito naman, meron silang model per motor kung anong motor yung paggagyan mo. So itong binigay sa akin is Racing Boy Alloy na pang ADB 150 pero pwede rin pang PCX 160. So papakita ko sa inyo guys kung paano siya i-install lahat. Tsaka ayan, tatanggalin natin itong mga stock. So kaya rin pala ako magpapalit guys, kasi kung makikita niyo yung handle grip ko, ayan, lumang luma na siya. 2 years na rin to. Pero syempre kung magpapalit kayo, mag aftermarket na rin kayo. So ito, napakita ko paano ko tinanggal tong bar end natin dito sa kabila. Ano, basic lang yan guys. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya napakadaling tinanggal. So ang kailangan nyo lang dito is vice grip. Tapos ayan, positive na screwdriver. Tapos ito namang electric tape. Ito yung pinakamahalaga para hindi magasgas yung bar end ng PCX natin. Sobrang dali lang, papakita ko sa inyo. So, unang-unang kailangan nyo, ayan, electrical tape. Babalutan nyo yung bar end natin. Sobrang basic lang nito guys. Para hindi na ma-loose thread or hindi na bumilog yung mga screw dito sa gilid ng bar end nyo. So, saktoy nyo lang kasi may kanto yan dito. So, dito nyo ilalagay. Tapos kahit mga tatlong ikot lang para kumapal lang siya, tapos kumapit yung vice grip. Ayan, okay na yun guys. Tapos na, problema nyo. Tapos isunod nyo na itong vice grip. So, natry ko na dun sa kabila. Ito, saktong-sakto na to. So, usog muna natin itong Street King side mirror natin. Tapos, ayan. Yan, skip. Tapos, pag ganyan na, kumapit na yung vice grip. Tapos, nakatayo nyo, naiwan nyo na siyang nakatayo. Ikutin nyo na siya pa counterclockwise. Counterclockwise pa ganyan. Yun na guys. Okay na yun. Oh, maluwag na siya. Tapos gagamitin natin ang screwdriver na. Ganun din, counterclockwise din paluwag. Diba? Sobrang dali lang guys. Vice grip lang tsaka electrical tape. Hindi na kayo magpupukpok, hindi na kayo gagamit ng mga impact na screwdriver. Yan. So, ayan dito guys, nalubagan ko na yan kanina. Ito yung trial namin ng girlfriend ko. Wala ka nang gagamiting WD-40 guys. Tamang vice grip lang at electrical tape. Diba? Basic. So, tanggalin na natin tong handle grip para malagay natin yung bago ng Racing Boy. So, nasa sa inyo guys kung gusto nyo pang gamitin yung stock nyo. Pero yung sa akin, kung nakita nyo, barag-barag na talaga. Ayan, kung makikita nyo sa akin, talagang luma na, kailangan ng palitan. So, gagamitan ko na siya ng power tools. Ayan, kutsilyo. Para hatiin ko na lang siya. Hindi na ako mahirapan maghila-hila pa. So, ayan, hatiin natin. Muna natin dito. Tapos tayo dito, sa kabila naman tayo. So dito guys, ganun din. Hiwain ko na lang din siya para save time tayo. Wow, lumang-luma no. Punasan lang natin to, lilinisan natin onte. Kakabit na natin tong bago ng Racing Boy. Boxing natin. Racing Boy, handle grip 77. Ito muna. Ayan. So, 2-tone siya guys. Tapos meron pang isang variant nito, yung single tone lang, yung black din yung nasa loob. So, ito yung pinili ko para bagay sa brake lever natin. May pula-pula rin. Ito yung isa. Orientation niya. Ayan, babasahin nyo lang Racing Boy.
Ito na Racing Boy din sa kabila. So parang nakaganyan lang siya dito. Ayan. Ito. Ito yung difference ng stock sa Racing Boy. Ayan. So medyo mas mataba to. Ito medyo mas makitid pero pantay lang yung diameter niya sa loob. Tapos yung haba naman niya parehas lang din. Ayan. Pero ang sarap kawakawakan niya ito guys. Oh. Kumpara dito. Pero ayun kung makikita niyo guys. Oh. Ang dami niya ng yung ano, pimples. So ayan, kabit natin guys. Ganito lang kadali kakapit yan. So nalilinisan na natin. Tapos hindi na natin lalagay ng rugby kasi kakapit naman to. So ayan, ito yung orientation niya, Racing Boy. Ayan, ayan. So, ayun na guys, nakabit na natin siya. Sobrang pogi talaga, tignan mo. So, dito guys, makikita nyo, meron siyang ngayon yung umbok-umbok. Sa stock kasi na handle grip, meron siyang ngayon cut-out talaga. So, dito sa bago nating Racing Boy, wala. So, ang gagawin natin is, pipinuhin na natin to gamit yung cutter. Yan, pati itong gilid para mapasok natin ng buo itong aftermarket na Racing Boy. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano. Kung meron ko yung grinder guys, mas madali sana. Pero kung wala, kailangan nyo talagang isa-isahin yun. So, ayan guys, napino na natin to. Ayan, pati tong gilid. Kasi may mga tusok-tusok sa side. So, ngayon, nalagyan na natin ng sabon. Unting-unti lang guys, para lang dumulas yung ating ano, handle grip na bago. Tapos ito, lagyan nyo rin sa unahan. Tapos, start nyo nang ipasok. Ayan, okay na siya guys. Tapos kakabit natin yung bagong bar end. So, ito yung kakabit natin, RCB Balancer M1. So, universal naman to, kahit anong motor pwede. So, ito yung itsura niya guys. So, tatanggalin nyo lang tong lock sa baba. Tapos ilayin nyo to. Tapos pwede nyo na ipasok to. Mas magaang ng sobra yung Racing Boy Balancer M1 kumpara sa stock na bar end. Kulong nun pero para sa akin mas maganda kasi talaga tignan itong Racing Boy Balancer kumpara sa stock na bar end. So yan. Aalayin nyo lang tapos pasok nyo na to. So gamitan nyo rin siya ng allen para malock nyo. Allen key number 5. So, bago nyo sikipan, iangat nyo na yung Racing Boy. Yan. Ganun sikip lang. Tapos, i-atras lang natin ito ng onti para matakpan to. So, ayan guys. Nakabit na natin yung bar end tsaka yung handle grip. So, after natin dito, sa kabila naman tayo. So, ito yung bago natin. Quintob, oh. So, tanggalin lang natin. So, ayan. So, ayan. Sikipan natin number 5 na allen. So, clockwise siya, guys. Yan. Okay na. So, ngayon guys, papalitan natin tong stock na brake lever. So, ito yung ipapalit natin. Racing Boy S3 Series lever. Ang gaang niya, guys. Ang lupit pa ng itsuro. So, kabit natin, guys. Sobrang dali lang ikabit na ito. So, sa ilalim, parang hindi kayo meron ito, eh, meron siya yung ADB left. Dito, ayan. ADB right. Ayan, ADB right. Tapos ito pang left. Ang kagandahan sa kanya, ayan, na-adjust yung layo ng lever sa kamay natin. So, mamaya papakita ko rin sa inyo yan. So, para matanggal nyo to guys, kailangan nyo ng ayan, number 10 open wrench. Tapos, flat screw. So, ito, pangkakalang nyo lang sa ilalim. Tapos, counterclockwise. Tanggalan natin yung nut.
na. Ilayin lang natin. O yan, pinakadali lang magtanggal na ang brake lever. So ito na yung bago natin. Tapos ito yung stock. Mas mabigat ng onti ito kumpara dito sa aftermarket. Tapos yung sa haba naman, and halos magkasing haba lang din sila. So dito sa right side guys, wala kang makikita ang negative na screw. So ito lang yung pangkakalso nyo dyan. Kahit anong 10 na ganyan socket. Kasi wala siyang negative na screw. Kailangan natin dalawang ganito. So dito sa baba, ang ganyan siya. Kasi ikutin nyo. Na, tanggal natin yung nut sa baba. Okay. Toy line lang natin. Yun. Okay na. Oh, halos same lang din. Mas magang lang talaga to ng sobra. Tapos, yun, haba, same wise, pares lang. And tapos, yun, adjustable to. Tsaka mas ergonomic talaga to. Hindi siya nakakangalay, pihit-pihitin. Okay na guys. Gundo. So, ganun din. Naluluwagan din siya, tapos nasisigipan. O, diba? Ganda. Screw. Okay na yan. O, diba? Cool racing boy. Ganda, diba? So, ayan, na-adjust yung pag-ganyan. Pwedeng yung malapit, ito yung malapit na sobra. Tapos ito naman yung sobrang layo. Nakadepende naman sa inyo kung paano kayo mag-drive eh. Pakita natin yung sagad. Ayan, ito yung pinakasagad niya. Ayan, mas malayo. So, gusto ko sa akin malapit eh. Sabrit natin. Ayan, gusto ko sa akin. Malapit. Goods. So ngayon guys, nakabitan natin yung mga Racing Boy products sa ating motor. Ayan kung makikita nyo. Sobrang basic lang niya ikabit. So wala rin kahirap-hirap tanggalin yung mga stock. Tinuro ko na rin sa inyo yung mga tips ko para mas madali nyo magawa yung mga trabaho. So lahat ng pinagbilang ko ng Racing Boy products ay makikita nyo yung links niyan sa baba. So legit na distributor talaga siya ng Racing Boy. And shoutout po, tapos maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Hanggang dito na lang, Desi TV out.